Sa technical na usapan, ano nga ba ang BMS at ano ang role nito? Ang BMS ay isang battery management system. So, ang role nito sa isang battery pack ay para maproteksyonan ang buong battery system. Ang protection na ito ay para sa overvoltage, overcurrent, undervoltage, at saka undercurrent. Okay? Gandang araw mga kasolar. Nais ko lang ibalita na ngayon dumating na ang batteries. Ito yung CATL na 280 amp hours, 16 pieces. Ito ay from China. So grade A and brand new. At meron ng kasama dito na BMS. Isinubay ko nang i-order yung 150 amps na BMS. At maganda ito. Untype yung may fan sa gilid. Naka-attach lang dito. And then, i-unbox na natin. Halika kayo at samahan nyo ako. Samahan natin ng isang BMS or Battery Management System. At ito ay 8S lang pero 150 amps ang capacity ng BMS natin. Ayan. So, pasok pa ito. Medyo malaki yung box nya. So, ayan. Hinopay ko na kanina rito. At ito ay fan type. Ayan. Okay. So, fan type. Ito, fan type, ibig sabihin may electric fan. So, ayan. So, malaki. Maganda yung plastic. Ito ay with the Bluetooth. Ito. Kasama yung wire na pang Bluetooth. So, mamomonitor ito through cell phones. Ayan. At saka, pwedeng i-control or ilipat yung parameter settings based dun sa safety measures na pwedeng i-set. Okay? So, bukod dun sa Bluetooth connection, meron itong sensor para sa heat. So, dun sa, pag na-configure na natin ito, dun sa cellphone, makikita natin yung monitoring ng heat or yung temperature ng battery. Kasi, i-connect ito dito sa BMS, itong battery management system. So, dito natin ikakabit yung para sa monitoring ng BMS. So, ang nakalagay dito ay 24 volts M8S or 8 series. Ito ay para sa LiPo4 or lithium iron phosphate. Ayan. So, lithium iron phosphate. So, ito na yung mga leads. So, itong leads na to ay 8 piraso. Bali, pang 9 yung negative, itong black. Para mamonitor bawat cell ang charge at saka kung iyan man tataas o bababa. Okay, para ma-determine din ng BMS kung kailan magka-cut off. Pagka nag-cut off, ibig sabihin ay yung charging niya puno na. Full charge, automatic na roll ng BMS ay mag-cut off para hindi tuloy-tuloy na pumasok ang charge mula sa panel papuntang battery. So, ayan. May seal pa ng quality control pass. Meaning, number 6 ito, American wire gauge. Ayan. So, sabi dito, kaya ng 200 degrees Celsius. Ito, dito, ipoconnect ito eh. Para sa balance leads. Ayan. Yan yan. Tapos, check natin nga. Madali. Tanggalin na natin. So, ayun. Try na natin i-connect dito. Sa NTC, itong NTC ay para sa temperature sensor ito. So, ito yung dulo niya. Okay? Ito naman, ito ay connection para dun sa Bluetooth. Ayan o, Bluetooth. Para makonnect mo sa cellphone. Ayan. So, pwede siya sa UART. So, ikakabit na natin. Pwede natin i-connect. Kaya lang, ang kamats nito ay 8 piraso. Pero pwede tayong mag-parallel ng 2 cells. At since 16 pieces lahat ito, itong apat na boxes na to. Ang laman yan ay apat bawat isang box. Ang gagawin natin ay 2P8S. So, ibig sabihin, 2 naka-parallel na 280 amp hours at saka 8 na series.
So ang magiging total na kilowatt hour ng ating bagong cells na later on i-unbox din natin ay aabot ng 14 point something na kilowatt hour. Ayan, medyo malaki-laki. So yan muna, patikim lang. In-unbox ko lang muna itong ating medyo malaki-laking BMS. Medyo mabigat, malaki talaga itong body. At ayan, ganda ng fan. Mga ka-solar, base nga dito sa data sheet, 24 volts, 150 amperes. Ito ay para sa LiPoPoR or lithium iron phosphate na 8S or 8 series. Common port with balance plus UART. So yung common port na sinasabi ay dalawa lang yung lines. So itong B negative nito ay pupunta sa battery terminal na negative. Ito naman ay magkoconnect sa inverter na negative at saka sa solar charge controller na negative. Kaya sinabing common port kasi dito sa P negative na ito ay magtatagpo ang negative ng inverter at saka solar charge controller. At ito ay verified. Ayan, at may seal. So, ibig sabihin, approved. So, ito ang data sheet niya. At base nga dun sa discharge or continuous discharge current ay 150 amperes. Ayan. So, yung charge voltage pwedeng umabot ng 29.2. Mataas na. 29.2, ang full charge ng per cell, okay, ay 3.65. So 3.65 dahil itong 29.2 i-divide lang natin sa 8 yan. Kasi 8S ito. Ayan. 8S. So ang full charge ay 29.2 para sa 24 volt system, pero bawat laman ng cell ay 3.65. So ganun din dito. Ibig sabihin yan, pag naabot na yung 29.2, ayan, mag-i-stop na yung charging. May over-discharge protection din. Ang bawat cells ay umabot na ng 2.2. Ayan, 2.2. Or umabot ng 2.3. So, pag umabot ng 2.3 yan, ang lalabas na voltahe doon sa voltmeter ay 18.4. At magka-cut na yung line papuntang inverter para mag-stop na yung inverter pag-run. Okay. May temperature na requirement. Ayan, may temperature protection nasa 40 to 65 degrees Celsius. Ayan. At may short circuit protection din. Discharge over current protection. Pag sobrang taas ng current or yung amps, over discharge protection, yun, yung kanina. At saka, ito, mahalaga itong balance na ito. Ang problema lang sa isang BMS, sakalang nag-a-activate yung balancing activity, sakalang nangyayari yan pagka umabot na ng 3.65 bawat isang cell. So, ibig sabihin, kailangan munang mapuno. So, ang problema, kung makulimlim, at hindi kayang abutin yung 3.65, hindi mag-a-activate yung balancing system nitong BMS na ito. So ang remedy, maglagay ng active balancer. So kung may active balancer, ang kagandahan nun, umandar man ito sa hindi, tuloy-tuloy na magbabalanse yung laman ng mga cells. At ang working temperature nito ay nasa negative 20 to 20 degrees Celsius. Wiring operation, madali lang naman. Okay. So, yun lang muna mga ka-solar. At i-upload ko muna ito. And then later on, mag-co-connect na tayo. At ituturo natin yung connection ng 12 volts, 24 volts, at saka 48 volts. So, hintay natin na dumating yung ating ibang BMS para sa 12 volts at saka 48 volts. So,
Sa mga susunod na video ay magkakaroon muna tayo ng mga testing through load test at saka yung battery capacity test. Meron na tayong bagong dating na battery capacity tester. Okay? So, pansamantala mga solar, yun muna. At maraming salamat sa inyo dahil malapit na tayong mag 1,000 subscribers. Ayun. So, patuloy nyo lang panoorin ang aking mga videos. Ako excited na lang ipakita yung mga ibang batteries, yung mga testing na ginawa ko. Sample na lang yung BYD at saka yung Blue Carbon. So, maganda ang naging result doon at maganda yung comments. So, i-upload ko rin yun. Pero in the meantime, ito muna ang i-upload natin dahil ito tamang excited kasi ako na dumating ito eh. Actually, nag-e-edit na ako nung para sa Blue Carbon at saka BYD. And then later on, ito nga si ATL i-test, load test at saka yung capacity test. In the meantime, ako yung magpapaalam muna. Maraming salamat muli. Tolerance!